Bata pa lang kasi kami, pangarap na namin yung EK, hatch. So kami talaga yung nagsimula na bata na mahilig sa kotse. Hanggang sa naging pangarap, nagkaroon ng pagkakataon, nabili namin, binuo namin. I'm Argel Encinas of EA Garage. Bago namin makuha to, meron kaming EG hatch. Pinopost namin yung EG hatch for sale. May nag-inquire sa amin. Nakilala ko siya, naging kaibigan ko na rin si Royce Eduarte. Dire-diretso na nun, naiuwi niya yung EG. Si Andrew Ambulo. Siya yung dating may-ari nito, silver. Naka D15 turbo. Konti na lang din yung ayusin. Pero nag-decide kami kasi na green or white or yellow. Kaya lang ang problema namin doon, walang EK9 na green. Kung mag-white naman kami, maraming EK na white. Kung yellow naman, yun na yung parang pinaka-final decision namin. Tinawagan kami ng Nippon para mabigyan ng pagkakataon na ma-display ito ng Manila Auto Salon 2017. Sinabi na nila yun sa amin, 2016 pa lang, parang Pasko. Ilang months na lang, kung tutuusin sa malalaking shop, kaya nang tapusin yun. Dumating na yung July, June, naging August na, hindi pa rin kami nakakatapos. Dumating yung araw na kinakatakutan namin na magkaroon ng ibang option ang Nippon, ng ibang kotse na i-display. Inilaban namin, siguro mga 2 weeks straight yun, walang tulog. Ang mga kaklase ni Jiko, tumutulong na sa amin. Sila Ian, sila kay Nonoy, nandito na lahat. May nagbubuga, may nagbabuffing, may nag-i-install ng makina, may nagpapalish ng tornilyo. Kasi nakakatuwa yung nangyari. Pero nung gabi na ng ingress ng Manila Auto Salon, awa ng Diyos, nakatapos kami. Yun yung malaking pinagpapasalamat namin kasi bilang isang may-ari ng shop, kung hindi man sa'yo yung kotse, at lalong-lalo na kung sa'yo, syempre gusto mong mapakita sa tao na kung ano yung ginawa niyo. Si Reb, kay Reb Storation, si Reb na naging kaibigan ko na rin siya, na tumulong din sa akin. Nakakatuwa kasi sobrang hindi madamot. Malaking shop, malaking tao, pero willing tumulong talaga. Lumapit kami kay Kuya Bong Solis sa BMS. Sabi ko, Kuya Bong, pakitulungan naman ako dito sa makina. So in short, yung makina, dinala namin kay Kuya Bong. Bumili lang ako ng PO8 head at lahat ng installation ng pag-rebuild ng engine, siya na yung gumawa. Siyempre, maka-conscious ka, ganda ng pintura mo. Pero yung mga pyesa mo, luma pa rin yung ikakabit mo. Doon ko nakilala si Joms Season, sa Joms Speed. Nag-offer siya sa akin, siguro nakita niya na decidido ako dun sa project. Nakita niya na may patutunguhan yung project. Pinagkatiwalaan niya ako ng sponsorship din. Ang pinaka-memorable siguro na memories ko dito sa kotse. Dati pag nag-aaway kami ng girlfriend ko, lagi namin pinag-aaway yung kotse. Hindi ko makakalimutan, sinasabi niya lagi, kainin mo yung kotse mo. Ay, hanggang sa yun, lagi namin napapagawa yan yung mga kotse. Pero in the end, pag
kahit mag-away kayo ng girlfriend mo o kaya may ma sumama yung loob mo, sakay ka lang. Tapos, kahit wala kang puntahan, drive mo lang kahit mga isang ikot ka lang. Sigurado, mabubuo yung loob mo na nabuo ko to. Parang, hindi ka pa rin makakapaniwala sa sarili mo na abot ka sa ganun. Na, biruin mo, sino ba naman kami dati? Yung mga maliliit na bagay na pinakamalalaking ang apekto sa akin at sa amin, sa mga katulong kong magbuo. Kapag may gusto kang gawin, dapat gagawin mo yun ng gusto mo talaga. Hindi dahil may nagtulak sa'yo na, oh, sige, gawin mo yun. Gawin mo yun kasi gusto mo. Kasi pag gusto mo, sigurado kaya mo.